Everybody get your fucking hands up. At mga kaibigan, sa channel natin, Bombastic Audio Electronics. Okay, so sa mga bago pa lang nating bisita dito sa channel natin, so mga bro, please like and subscribe na rin kung interesado kayo sa mga ganitong topic. Ano? So repair audio, ano tayo, ano? Repair audio and upgrade tayo. Ano? So nagbibigay din tayo ng mga tips at techniques dito sa channel natin. Okay, so ang content natin ngayon ay ito ay sabi ng owner nito, ito daw ay NADS, ano, NADS amplifier driver. Okay, so ang ano pa namin dito ay upgrade 50 to 85 AC, ano? So kung titingnan po natin ito mga kaibigan ay pag tinitingnan mo talaga siya ay huwig na huwig sa Westrak, ano? So, iba lang yung mga balyong piyesa nito. Then, yung Westrak po kasi ay gumagamit ng transistor na gitna yung base. Ano? So, gumagamit yun ng MPS 92 at saka ano, 42. So, double differential po siya. So, ito rin po ay double differential. Then, ito rin yung pinaka-bus, ano, no? Bus amplifier drive. Then may pinaka ano pa siya, ano, final drive. So ang pagkakaiba lang po talaga nila sa arrangement din sa value ng piyesa. Then yung Westrak nga lang po, ano, mga kaibigan, ang original noon ay naka-trimmer po, ano, yung offset kabilaan, negative positive, negative positive ng differential, may trimmer din, may bias pa siya dito sa pinaka ano niya, no, balance bias para sa final stage. Okay, so sisilipin muna natin. So medyo malagim din ang pagkakagawa nito, ano. So talagang ano rin, manumano rin talaga, ano. So hirap lang din talaga nito kasi pagka may mali, may mali sa design, so mali talaga tayo rin. So mahirapan tayo lalo, ano. So so far naman nakasupply, sa supplyan natin ngayon, ano, sa supplyan natin, so ayan, nakasupply na pala yan. So kung mapansin nyo, may supply na tayong 34 AC. So sukatin natin yung DC on niya. Ayan, may 18 volts tayo DC sa ano niya, ay 18 millivolts dito sa offset. So try natin hawakan yung input. So hawig na ito mga kaibigan sa Westrak, na kapag hinahawakan mo yung input, so wala kang maririnig na signal, ano. So hindi ito katulad ng ibang amplifier na pag hinawakan mo yung input, kahit walang output, ano, wala kang output stage, kahit driver lang, pag hinawakan mo yung input, gumaganon-ganon na yung tester dito, ano. Pero ito, kahit hipuin natin, so walang reaction, ano. So ganito yung mga ganitong design ng amplifier. Okay, so yung biasing niya, bias transistor niya, ayan, nandito, ano. At yung ibang piyesa niya ay nandito. Yan. So, ang mahalaga kasi nito mga kaibigan ay sa isang amplifier, pag nagre-repair tayo or na nag-upgrade, so dapat ay familiar tayo sa function, ano, ng bawat stage. So, andyan na yung differential, yung bus, driver, biasing transistor, din yung final drive. Okay. Okay, so dapat familiar tayo sa mga supply at mga voltages na masusukat sa
bawat stage. Or tinatawag natin biasing, ano? So ang biasing ay maraming ano yan, malawak yan. Kasi pag sinabing biasing, involved po dito yung current, ano? Current ng RE, ng RB din, yung BBE voltage. Ano? So, magkakaugnay po yung mga yon. So, ang transistor para masabi natin normal, nasa tamang bias siya. So, nasa tamang operation siya para mag-switch on. Ano? So, tamang current, tamang load, at tamang supply, mag-work siya ng tama. Ano? So, ganun po yung transistor. Okay, so, ang gagawin ko muna dito ay susuyusuyin ko, ano? So, dahil ang mga gamit nito ay makalumang transistor, so, kagaya nito. So, gumagamit ito ng A561. Tapos, yung NPN niya ay CA28. So, papalitan po natin ito, mga kaibigan, ano? Then, itong mga TIP niya dito, so itataas na rin natin yung level. Although, 80AC, 85AC lang yung max na gagawin natin. Ano? Okay, so paano natin malalaman na medyo working yung amplifier na ito? Ano? Kung hindi naman pwedeng sundutin dito dahil wala namang reaction doon sa tester. Ano? So, pagkaganito mga kaibigan, ang sundot po natin dito ay dito na po sa ilalim ng transistor. So, try po natin. So, kapain ko. Tingnan mo yung tester. Tingnan niya yung tester, ano? Ayan. Ayan. So, pag kinapa yung collector emitter ng mga differential transistor, doon lang siya gagalaw, ano? Doon lang siya gagalaw. So, kaso nga lang, yung ganitong scenario, kapag ka nag-supply ka na ng halimbawa, yung mga ganitong amplifier, pag nag-supply ka na ng mga around 50 AC pataas, eh, hindi ka na pwede magkakapa sa likod. Baka mahawakan mo yung reel-to-reel. Sigurado may kalalagyan ka, no? So, sigurado, mapapatayo ka talaga. Okay, so ano muna gagawin natin dito? So, papalitan natin ng mataas na specs yung transistor. Then, bago natin i-calibrate ulit sa maximum natin na 85 AC. Ano? So, try natin muna. Try muna natin supplyan siya. Total, mga old model naman yung transistor dyan. Ano? So, try natin i-level up yung voltage. Ano mangyayari? So, kukunin natin yung maximum niya. Ano? Okay, so 34 AC. Akit na tayo. 50 AC na tayo. So, naging 6 millivolts yung ano natin. Offset. So, mas lumapit siguro sa normal, ano? Negative 6. So, wala pa ng reaction pag hinawakan yung input, ano? So, wala pa rin movement. So, naka 50 AC na yan. Titingnan muna natin yung capacitor. Baka mababa yung voltage nito. Lilipad yan. Aray ko, 50 BDC lang pala ito. Delikado. Baka lumipad na pala yan. Okay, so naka 50 DC lang pala yung kaya ng kapasitor, ano mga kaibigan. So, pag nagtaas pa tayo, baka may lumipad na nga talaga, no? So, naka-direct pa naman siya sa rail, ano? So, hindi po pwede. So, buti na lang naagapan natin. Buti na lang naagapan natin, no? So, yung kapasitor pala nito ay 50 volts lang. So, yung 50 AC kanina, nasa 70 na yun, or 65. So, pag nagtaas pa tayo, so, lilipad na talaga ito. So, ito, maaaring lagyan ko siguro, or pwedeng alisin ko na lang yan, ano? Okay, so, samahan niyo ako, mga ibigan, para i-upgrade natin. So, live natin i-upgrade ito, ano? Okay? So, pause ko muna, para maglagay tayo ng stand. Okay, mga kaibigan, so ang gagawin muna natin ay
papalitan na lang natin muna yung mga transistor, ano, differential, then okay, nagdikit pala, saan pala yung speaker nito. Okay, so ayan, so may karga pa pala ito. Ayan. Ayan. Ligisin muna natin yung ibang wire, ano? So, nadali pa tayo. Yung speaker ko sumaya doon sa capacity. Yun lang. Okay. Ligisin muna natin. Pag-in siya na, medyo magulo yung ano ko dito, ano, mga kaibigan. Yung laboratory ko, ano? Okay, so after nang matapos natin ito, ang isusunod po natin ay safari, then aquarius, ano, kay Busing, ano, pangalan nito, Busing taga Cebu. Kalimutan ko lang yung pangalan, ano, so shout out sa iyo mga Cebu, shout out sa mga taga Cebu boy, ano. Ang pangalan ng isusunod natin ay kay ano, no? Pag-shout out ko muna si ano, no? Ronel Martin, yung may-ari ng UCL, ano, na dalawa, na maximum OBA 100 AC. Okay, so shout out ko rin to si Jerry Coolis, ano, ito yung may-ari nito, Jerry, Busing Jerry Coolis. Si shout out din yung kaibigan natin LG Cans, ano, Cans Canon, Busing Rudy Corsino, isa rin sa mga ano natin yan, ha? Client, ano, shout out sa iyo boss Noel Motonya Montoya, yan. Kaya Master Will Buena Andaya, isa rin to sa master, ano. Ito rin, ngayon, idol natin, Andrew, Busing Andrew Banela. Huh? Jason Ronquillo. Alimar Enriquez. Joselito Biano. Isang napakapoging kaibigan ito. No? Pakatindi nito sa chicks. Yan. Shout out tayo kay, ano, no? Kaya kumpare natin si Gary Pata, si Floranti Pura. Ito ba yung may-ari ng ano? Ay, hindi ito. So, client din natin ito si Floranti, ano? Floranti. So, ano ba yung... Ito si Boss Rosendo Pablio, yon. So siya yung ano, no? Siya yung isusunod na natin, ano, ng mga kaibigan. So dalawang safari at isang Aquarius, ano. Okay, so umpisa na natin ito at napahaba na tayo sa pagiging marites, ano. Okay, so unang gagawin natin ay babaklasin ko muna tong differential. So, tandaan natin yung pacing nito, no? B, C, E. So, talikuran pa naman ito, ano, mga kaibigan. So, dapat pala talaga dito, step by step ang gagawin natin, ano? Ayan. So, kailangan natin dito ay magandang klase ng spare parts. Okay, so nandito na pala, ano. Okay. So, silipin ko muna yung pyesa natin.
Yun. Yan, ha? Okay, so kalasing ko muna itong isang A561. So, itong si A561, mga kaibigan, ha, hindi talaga ito obra. Kapag ka matataas na yung voltage, ano? So, pagtsagaan nyo na, kung gusto nyong makakuha talaga or ano, kung interesado kayo talaga matuto sa upgrade, so, pwede nyo akong sundan sa video na ito, ano. So, habang naghihinang ako, so, meron tayong pag-uusapan. So, alam nyo naman sa pag-upgrade, mga kaibigan, napaka-importante ng, ano, ano, pagka-importante ng maitaas mo yung level ng pyesa, specs. So, katulad nito, kinabitan na natin siya na mas malaki. Ano? So, itong tinanggal natin ay A561. Pag nakaharap sa'yo ay base, collector, emitter. Ayan. So, ganun din yung pinalit natin. Ano? Base, collector, emitter din yung ganon din yung pin out, ano, yung pinning ng pin ng terminal. So, kung ibang transistor ang ilalagay mo dito, ibang pinning, so kailangan itatama mo, ano. So, magbibigay din ako, mga kaibigan, ng tips sa pag-upgrade. Pag-upgrade, halimbawa ang gagawin mong driver board ay 80 AC, so huwag mong i-calibrate sa 80 AC, calibrate mo yan sa 85 or 90 AC. Ano? So pag sinagat mo yan, wala kang allowance. So ang mangyayari dyan, mainitin, ano? Mainitin yung parts. So, masaklap yun pagka mainitin. Hindi ka pa nagbubulyom, nagpa-power on ka pa lang, wala pang tunog, umiinit na. So, hindi maganda yung ganong calibration. Ngayon, nung nagbulyom ka na, pagbulyom mo pa lang, wala ka pa sa kalahati, wala na, nagsibaka na rin yung output mo. Or nilalagnat na yung output mo, ano. So, pwede rin uminit yung mga bus stage, driver stage. So, may mga amplifier na mga mainitin. So, alam nyo na siguro yun, ano. So, yung biasing nun, nakasagad talaga. Sagad. Sagad yung biasing na ganung amplifier. So, sikat na sikat pa naman yung amplifier na yun, ano. So, hindi ko na siguro babanggitin. So, alam niyo na siguro yon. So, tinatawag pa nga siyang expandable, ano. So, yung ano na yon, mainitin talaga yung mga drive nun. So, may ano lang yan, ha? May konting babaguhin lang siya sa design para hindi magiging mainitin. Para sa akin kasi, mga kaibigan, ang driver board dapat hindi masyado umiinit yan. Iinit man yan yung pinaka-final drive lang. Ano. Yung bus, dapat kayang kontrolin yung, ano na, hindi dapat umiinit ng ganong kalakas. Yung expandable kasi na sikat na amplifier na maraming nagpa-project, ano, so, required talaga siya lagyan ng heatsink pag gumagana. So, ako kasi ayoko ng ganong amplifier, yung umiinit, ano? Parang namimwersa na siya. Subukan niyo, mga kaibigan, yung isang amplifier, ano? Magkumpara ka ng amplifier. Yung isang amplifier, pag on mo pa lang,
init na, no? Hindi ka pa nagbubulyong. Yung isa naman, hindi talaga umiinit. So, palagay niyo, sino una magsisira sa dalawa? Ano? So, pirsado yung isa. Pirsado. Maaring napakalakas nga niya tumunog, napakalakas niya tumulak. Kasi sagad yung biasing niya. Pero, kunting problema lang din, ano? So, lapitin siya yung rest ng ano, dahil masyadong sagad yung biasing. Kahit kunting dikit lang siguro yung speaker, wala na, biak na siya, ano? Ang magandang calibration kasi mga kaibigan, ang totoong magandang calibration, kahit magdikit yung speaker, iinit lang muna yung output. Iba pa nga, natatanggal yung hinang. Ganun yung pinakamagandang calibration sa amplifier. Hindi yung nag-short lang konti eh. O kaya, hindi nga nag-short, nagdikit, nag-ano lang, nagulat lang konti. Mayroong ganung amplifier eh. Nagulat lang konti. Si Bak na. Naalala ko tuloy yung ginagawa ng kaibigan ko dati, yung Thunder, ano. Kasi dati, medyo tutoy-tutoy pa ako dati. Ano? So, yung Thunder amplifier, ginagawa niya, ano. Kaibigan kong technician, ang pangalan nun si ano eh, Roldan. Roldan, taga Republic. Kilala yata ni Mike yan eh. Master Mike. Master din sa audio yun. Ayun nga, may nire-repair nga itong si Roldan. Ano, mga kaibigan? May nire-repair siyang amplifier, tapos ang ano niya ay nire-repair niya ay Thunder, ano? So, ang nilagay niya pa namang output ay mga Sunken. Ngayon, ang tumutunog niya, tumunog na yung amplifier, napatunog niya eh. Celebrate na siya ngayon. Yun nga lang eh, may dumaan lang na ano, dump truck. Bumusi na lang yung dump truck. Umusok na yung amplifier. So, ganun na lang mga kaibigan, nagiging magulatin. Nagulat lang doon sa busena. So, yung Thunder din kasi talaga, may sakit talaga nga na yun, ano. Talagang may nagmumulto rin talagang ano yun. Para may nag-ooperate sa loob eh. Papaganahin ngayon, under ngayon, sira bukas. Ganun yun. Okay, so nakabit na natin, no, mga kaibigan. So, konting clearing lang tayo. So, wala pa tayong binabago dito, no, mga kaibigan. Sa tingin ko dito, kasi parang hawig naman to sa Westrack. Kahit taasan mo to ng voltage, sa tama pa rin yung bias nito, ano? Ano lang ang mararamdaman mo dito? Habang tinataas mo ang voltage nito, nasa tama nga yung DCO, umiinit naman yung mga transistor. So, pag umabot na sa parang time na critical na, magbawas ka na ng supply, ano? Okay, so supplyan muna natin ulit. Kasi alamin lang natin kung ano nangyari dito sa kinabit natin, kung sumintro pa ba yung offset. Ano? So, atras na siya kaagad. Okay, so okay naman, ano? Hindi naman nagbago yung ano natin. Sa tester, ano? So, okay naman.
di naman siya umano, so normal naman yung upset natin. So sa analog kasi mga kaibigan, hindi muna natin kukunin yung accuracy, ano, so doon lang muna natin kukunin yung pakiramdaman, tinatawag, meaning basta nasa gitna yung pointer sa may zero, huwag muna natin alamin kung ilang millivolt siya, no? So, at least, malapit siya sa zero. Kasi sa digital, iba sa digital, silip talaga dyan, no? Ultimo 1 millivolt, 2 millivolt, masisilip niya talaga. Okay, so, sa analog, yung mga 1 millivolt na yan, 2 millivolt, good as zero na yan. Okay, so kapat tayo. So okay naman, ano, mga kaibigan. Working naman siya. Okay, so alisin ko muna yung ano niya, mga kaibigan. Alisin ko muna itong capacitor kasi i-maximize natin to sa 85 AC. So, sigurado pag hindi natin tinanggal yung capacitor na yan, sigurado lilipad yan. Ano? So, naka-direct naman ito. So, kahit wala na to, okay lang. Okay, so may modification tayong gagawin dito. Kasi ito ay kagaya nga yung sinabi ko kanina, mga kaibigan, ano. So ito nga, pag hinawakan mo yung input, nagsundot ka, hindi gumaganon, ano. So walang movement yung sensitivity niya. So kailan lang siya magkakaroon? Pag may output na, ano. So para ma-calibrate natin siya na maayos, papagalawin natin siya. Ano? So i-convert natin siya sa common RE or common emitter, ano, i-common emitter natin sa offset line. So sa ngayon kasi ito ay naka-floating, ano. Okay, so saan ba yung RE nito? Base collector. So saan ba yung speaker? Ito. Okay, so medyo malayo ang bibiyahiin natin, ano, mga kaibigan. Base. Ang isa pa nito, mga kaibigan, ano, medyo malabo talaga itong PCB. Medyo madilim at mahina din yung paningin natin, ano. So no choice tayo dahil nagkaroon na ng cash sunduan. Hindi na tayo pwede umatras. Kahit medyo gusgusin ang PCB nito. Dahil nagkaroon na ng kasunduan at nagkaroon na ng kunting ano, no? So, obligado na ito tayo. Wala nang atrasan ito. Okay, so hanap lang ako ng brush. Okay, so nakahanap na tayo ng brush, ano? So, ibabrush muna natin kasi medyo madilim, ano, yung area. Ayan, so para makita man lang natin, ano. So hindi ako, mga kaibigan, hindi ako familiar dito sa NADS amplifier, ano. So ang dapat lang matandaan natin, mga kaibigan, ano, pag nag-upgrade tayo, so dapat familiar ka sa formation ng transistor, ano. So, standard naman, amplifier, dalawang kadalasang ginagamit. Single differential, double differential. Okay? So, pagka yung positive transistor, yung PNP type, so yung emitter nun, papuntang positive polarity. Ano? Kuha niya, mga kaibigan. So, pagka yung negative naman, yung negative side, so, tandaan nyo, katulad nito, dual dip,
Yung positive nito, yung positive transistor, yung emitter niya pumunta ng B+. So either dumaan ang resistor, ang bagsak niyan, B+. So yung NPN transistor naman, yung emitter side niya, either ano yung pinasukan, ang pinakadulo niya ay yung B, B minus. So ano lang ibig sabihin nun? Nasa mga, nakapapunta sila ng direction ng mga rail to rail, no? Papuntang rail to rail, okay? So yun yung basic na ma-share ko sa inyo. Okay, so babaybayin muna natin dahil sabi ko nga kanina, itong amplifier na ito ay pag sinundot mo, so walang movement ano sa input. So kailangan natin galawin yung saan nagiging problema yung ganun. So dito sa design niya, sa driver, ano, dito. So yung emitter resistor nito, RE, kailangan natin baguhin, ano. So emitter. Okay, so pinaka-best nito, mga kaibigan. So iha-hang ko muna itong resistor dito, ano. So siguro magkaroon tayo ng flyover nito. So tatanggalin ko muna yung resistor nito sa pinaka-RE niya, ano, mga kaibigan, yung tatanggalin ko. So, pag sinabi kong RE, resistor, emitter. So, dapat familiar tayo, mga kaibigan, sa mga function ng resistor, ano. Mga function ng piyesa ayon sa pagkakalagay sa sirkuito, ano. So, kung nasa emitter siya nakalagay, tatawagin natin siyang RE. Kung sa base siya nakalagay, tatawagin natin siyang RB. Kung sa collector siya nakalagay, tatawagin natin siyang RC, RC kula. Wow, tuloy ako mga kaibigan. Ano? Hindi RC kula, no? Resistor collector yun. Okay, kasi ito mga kaibigan, ang connection nito ay naka-emitter follower na siya kaagad. Ano? Tapos, yung design niya, semi-Darlington. Ano? Naka-semi-Darlington siya. So, hindi talaga natin siya mapapamovement. Ano? Kasi wala siyang resistor na naka connect sa opposite line. So magkakaroon lang siya ng movement kapag may speaker, ano? Kapag may output pala, okay. So, nalilito na rin ako, ano, mga kaibigan. Nalilito, ako'y nalilito. Naglibog ako. Salatan na lang natin ito muna. Baka makalimutan, ano. B minus. B plus. Ayan. So, tukuyin ko lang anong PS at ang mga nandito, ano. Okay, so mga kaibigan, dahil i-level up naman natin, ano? So siguro wag muna natin pala level, tama na muna yung differential na ka-level up. So first step natin ay gagawin muna natin siyang common emitter, ano? Common emitter amplifier para magkaroon na siya ng movement sa
opposite line. So meaning, pag naglagsundo tayo dito mamaya, dapat gagalaw na yung tester. Ano? So yun yung target muna natin. Okay, so pagsagaan nyo lang at mahaba-haba pa itong video na to. Pero habang nagdadaldal ako dito, sigurado kung interesado ka sa ganitong ano, sigurado marami kang mapipick up dito. Ano? Dahil actual tayong nag-upgrade ngayon. Okay, so bibarahin na natin ito. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, ano, mga kaibigan. So hanapin na natin si offset line. Okay, so isang tinginan lang, saan kaya ang feedback niya, no? Either dito or wala dito, no? So possible, feedback nito baka nandito sa 33K. Ayan. So pinaka-nabis niyan, mga kaibigan, ang palatandaan natin para mahanap natin ang feedback resistor. Ayan, so kailangan natin ng mahiwagang tester. So dahil hindi naman natin alam yung feedback kung nasaan. Okay, so para malaman natin ang feedback kung nasaan, una, titira tayo dito sa, ito kasi yung out niya eh. So either nandito to sa dalawang to, ano. So kung may continuity pumalo, yun, no. So ito, gumalaw, ano? Pag sundot ko pa lang dito sa 33K, nag-movement to zero, yung, ano? So possible ito yung feedback. So yung kabilang paa naman, dapat may connection sa at least 100 or 10 ohms. So may 10 ohms tayo dito. So dapat connected siya dito sa mga resistor na to, ano? Tingnan natin. Nawawala, ano? Okay. Okay, so iba nga kasi pala ang design nitong SP amplifier na ito. So ayan, mga kaibigan, sinisilip ko muna doon sa ilaw, ano, para makita ko yung likod. Base, okay. Okay. So yung feedback niya, mga kaibigan, ay kumunik dito, ano, sa resistor na to sa 1K. Bago pumunik, tapos 1K naman, kumunik sa base. Ito yung base natin. At tingnan nga natin kung connected sa base. So, ayun, connected nga, no? So, gumalaw yung tester natin. Okay, so, alam na natin na ito yung feedback, ano? So, feedback line. Okay. First resistor, ito. Mahirap dito, dahil hindi ko masyado makita, ano? One, two. Yun. Sa totoo lang, mga kaibigan, ha, itong circuit na to ay medyo may missing na rin. No? May piyesa pa yan dito na nawala. No? So, may piyesang nawala at may naputol pa rin itong linya. No? So, kis-kisin natin. Naputol na yung PCB nito. So ito, so titingnan na lang natin muna, no? Iti-trace natin kung connected ba siya dito. So ito pala yung, so dito tayo mag-tatap, ano, mga kaibigan. Ang layo ng biyahe ng ano natin ito. So dito,
Okay, so magkakaroon na lang tayo ng magic dito, ano? Okay, so dahil ang gagawin naman natin dito ay ititip na lang din natin ito, no? So total modification naman, ititip na lang din natin. Okay, so hanap lang ako ng piyesa, no, resistor. Okay, mga kaibigan, nakahanap na tayo, no? So isang ano dito, isang barangay ito na, no, resistor. Ang pinakamagandang ilagay natin dito na value, ano? 100. Sabagay, pwede na rin itong ano, ha? Ah, sige, para safe, mag 330 na lang tayo. Babawi na lang tayo sa final, ano? So 330 ohms, ayan. So magika na gagamitan natin 'to ng ano, no? Konting mahika, no, mga kaibigan. Okay, so ilang ohms ba ito? Baka may 33 ohms, ano? So 330 nga, ano. Ayan. So ang birada natin dito, mga kaibigan, ay dito na, ano? So, yung resistor ay ipapalipad na lang natin, ano? So, konting ano na lang. So, dito ang biyahe niya, medyo malayo-layo, ano? Okay, so, titingnan natin, ano ang magagawa natin.